Masaya at pinagpala ang mga Adventista sa Cabuyao District sa kanilang idinaos na Mid-Year Praise Program. Doon ay naging tampok na bahagi ng kanilang programa ang paglulunsad ng Alcansya Ko, Alay Ko Church Building Project ng South Central Luzon Conference na malugod namang tinanggap at sinuportahan ng buong distrito. Ang balita hatid ni Jubel Rioveros. Upang papurihan ng Panginoon, nagtipon-tipon ang Cabuyao District para gunitain ang kanilang Mid-Year Praise Program. Isa sa mga prioridad ng programang ito ang mapatayuan ng mga iglesia ang mga unentered territories na sakop ng SCLC. Naging panauhing tagapagsalita ng nasabing praise program ay ang Music at Family Director na si Sister Mary Christine Caspe. Naging parte rin ng nasabing programa ang paghahandog ng mga awitin mula sa iba't ibang grupo kabilang na ang district choir, string at instrument ensemble, pati na rin ang mga bisita tulad ng SR4J at Pintig. Kasabay ng Mid-Year Praise Program ng distrito, inilunsad din naman ng initiative ng South Central Luzon Conference na I Will Go Build My Church na naglalayon ng pakikisangkot ng bawat pamilya sa gawaing pagpapatayo ng bahay-sambahan. Nasa 100 mga alkansya ang naipamahagi sa buong distrito na tinugunan naman ng mga miyembro nito. Masayang-masaya ang pakiramdam ko kasi nung tinanggap ko ito kanina, ay talagang ipinasya ko na talagang ito ay aking pupunuin hanggang December. Ang pangunahing layunin po nitong programa natin, Alkansya Ko, Alay Ko, ay una, involvement. Ano po? Nice po nating tawagan ang lahat po ng pamilya sa distrito, specifically sa Cabuyao, na makisangkot sa gawain ito. Pangalawang layunin, ang nangailangan ng alkansya na ito ay ang ating pong mga unentered territories. Dito po sa teritoryo ng South Central na wala pa pong church na masasabi natin. So, nais po natin na mapadali ang gawain ito, kaya po inilunsad ang napakagandang programa na ito sa ating pong conference at ganoon din sa ating pong distrito. Napakabuti ng Panginoon sa distritong ito ng Cabuyao District sapagkat pagkatapos muli ng napakahabang panahon, ay nagkaroon ng ganitong pagsasama-sama. Kasama ang kanilang buong pamilya, sila ay hahayo at tutugunan ang panawagan ng Panginoon na kung saan sila ay gagamitin upang maipakalat ang pabalita ng ating Panginoon sa napakalawak niyang bukiran. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ito si Jubel Rioveros para sa Hope Today and PUC